So yan, good day class. So hello BSHM 1A, 1B, and BSCS. So for today's lesson, ang lesson natin ay ang moral courage. So paano ba kapag sinabi moral courage? So para sa mga may idea na, edi good for you. Para sa mga wala pa, so marerelate natin itong moral courage sa previous lesson natin. So ang previous lesson natin ay about sa feelings, diba? And about sa reason kapag tayo ay gumagawa ng decision or sa decision making natin, diba? So ano kaya ang kaugnayan nitong moral courage sa previous lesson natin? So paano siya kumokonekta? So malalaman natin, okay? Ano ba ang ibig sabihin ito? Moral courage, doing the right thing even at the risk of inconvenience, ridicule, punishment, loss of job or security or social status, and etc. This requires that we rise above the apathy, complacency, hatred, cynicism, fear-mongering, cultural, religious differences. So ito, kung makikita nyo dyan sa picture na inilagay ko, hindi tayo katulad, or pag sabing with moral courage ka, or with moral courage ang isang tao, ibig sabihin, hindi ka katulad ng iba na may mga katangian sila na wala yung, yung taong may moral courage, like apathy, complacency, hatred, cynicism, fear nga. So pag sinabi kasing apathy, ano ba ang ibig sabihin noon? So ibig sabihin niyan, kawalan siya ng interest. May mga tao, 'di ba, na wala silang pakialam sa ibang tao. Lack of interest, lack of concern, 'di ba? Complacency naman ay ano 'yan? Self-admiration or yung pang-sariling kagustuhan lang ang kagustuhan ng iba, 'di ba? Hindi na nila nire-require or hindi na nila iniisip yung sa ibang tao. Hatred. Yan. So, pag sinabing hatred, ano ba ang ibig sabihin niyan? May malalim na galit ba? So, ano kaya ibig sabihin niyan? Sinisisim, pangungutya. Diba? May mga tao na nasasanay ng mangutya. Kayo ba ay isa doon? Kayo ba ay ganyan na ba yung ugali na, na normal na sa inyo? So, malalaman natin kung ako ba ay pasok dito or kailangan ko bang i-develop yung self ko. Okay? Fear-mongering or yung pagdadala ng takot sa ibang tao. So paano ba nagiging practice yun ng tao itong mga katangian ito? It refers to pumapasok nito yung will. It refers to that capability of the mind which chooses at the moment of making decision. So, kaugnayan itong with moral courage ay itong will. So, later, pag-aaralan natin or madi-discuss natin, ano ba ang kahalagahan itong will na ito para sa atin. Diba? So, yan. Will is the strongest desire from among the various desires present. So, ito yung kagustuhan natin. Diba? Ito yung strongest desire. Bakit kaya ito yung strongest desire? Kasi gumagawa tayo depende sa ating will, depende sa ating kagustuhan, diba? It doesn't refer to any particular desire, but to the capacity to act decisively on one's desire. So ayan, isa sa mga example dyan, its central role is to enable the person to act deliberately. So ginawa niya yon hindi dahil naawa siya, isang example lang dyan. Diba, nung una, feelings and reason ang ating pinag-uusapan. So, gumagawa tayo ng decision, depende sa feelings natin. Naaawa ako eh. Kahit ayaw kong tulungan, kahit na naaawa lang ako, kaya ako nagawa yung isang bagay na yon. Or pwedeng tatakot lang ako, kaya ako nagawa yung isang bagay na yon. Yung reason, kahit na hindi mo gusto, pero dahil may reason behind na kailangan mong gawin siya, gagawin mo pa rin siya. Pag ito naman, pag sinabing will, ay ginawa mo ito ng sa sarili mong pasya. Okay? So, combination siya, ano? Kumbaga,
hindi lang pala sapat na reason lang, hindi lang pala sapat na feelings lang, or combination ng dalawa. So, kailangan yung will mo din. Gusto mo rin yung decision na yun. So, tingnan natin, ha? So, ito yung una ng feelings and reason. Importante siya. Pero, syempre, paano ka ba papasok dun sa moral courage? Ito lang ba ang kailangan natin dalawa, feelings and reason? So, yun nga, sinabi ko kanina, will naman yung isasama natin. Combination na siya ng tatlo. For many ethicists, moral courage is also as important in carrying out moral decisions. So, yun nga, nabanggit ko na sa inyo kanina. Siyempre, importante yan. Bakit kaya? So, ayan, combination siya ng tatlo. Will is important as one of the distinct parts of the mind. So, ayan, inulit ko lang din kanina, ano, para mabigyan din ng, para isinulit ko lang din dito sa will, reason, and understanding. Hindi mo siya ginawa, hindi ka nagpa siya dahil, halimbawa, dito sa situation na to, pagpalagay natin na sumisimbolo siya sa isang tao na nag-iisip kung tatanggapin niya or pananagutan niya yung matang yun. Mawala yung nakwento about yan, di ba? So, hindi dahil naaawa lang siya dun sa bata, kaya niya tinanggap. Hindi dahil nag-isip lang siya, kasi baka makulong ako eh. Di ba? Reason, feelings. So, ito, kailangan, central role nga, ang will ay central role para ang isang tao ay makapagpa siya ng pusa. Okay? Yan, willpower. The inner strength to make a decision, take action, and handle and execute any aim or task until it is accomplished. So, class, napaka-importante na mapag-aralan or madiscuss natin itong willpower, lalo na sa panahon ngayon na alam ko, bawat isa sa atin ay busy or sobrang dami talaga ng ginagawa. Ano? So, makakatulong ang lesson natin ito kung paano nyo mas ma-accomplish ng ayos on time yung mga kailangan i-accomplish. So, yan. It gives the ability to overcome laziness, excuse me, temptations and negative habits, and carry out actions. So, ang tao kasi, di ba, minsan, kahit kailangan natin gawin yung isang bagay, hindi tayo nagagawa, nagpa-procrastinate tayo, or tinatamad tayo, gumagawa tayo, or nagagawa natin yung isang bagay dahil sa mga temptations or din sa mga bagay na nakasanayan na natin. So, discuss din natin yan. Yan, combination ng moral courage and will. Doing the right thing, which may include listening to our conscience. So, hindi naman siya yung, kumbaga, ang konsensya kasi ay hindi naman siya yung makikita mo, di ba? Hindi siya yung physically maawakan mo, pero ito ay nasa ating isip, no? Gumagawa ka ng right thing sa pakikinig din sa iyong konsensya or yung tinatawag na quiet voice within. So, minsan naman talaga, di ba, ganun? Yung tipong kahit may gagawin ka, may konsensya kang nararamdaman, eh, di ba? Okay, hindi ko na nga ito gagawin. Parang, nababagabag ako, di ba? So, ayan, conscience. Disregarding this may lead to feelings of inadequacy, guilt, and diminished personal integrity. So, minsan, kapag, di ba, minsan kapag hindi tayo, parang hindi natin sinusunod yung konsensya natin sa isang bagay, pwedeng ano ba yung mga possible na maramdaman natin? Pwede tayong makaramdam ng kakulangan, di ba? Inadequacy, guilt, at feeling mo sa sarili mo ay nakagawa ka ng nakakapagpababa ng tingin mo sa sarili mo. So, yan yung pwede nating taglayin. Kapag hindi natin minsan nasusunod yung konsensya natin, di ba? So, ayan. So, isa sa mga example dito, ha, with moral courage.
putting aside momentary pleasures, comforts in order to set a good example for their children and be a good parent. So, ang nilagay ko diyang picture ay magulang or mother, no? So, ang mga magulang or yung mother kasi, willing sila na, di ba, selfless love nga yun sa mga mother. So, willing sila na iwanan yung comfort or yung pleasure sa kanila para sa kanilang mga anak, di ba? So, ano ba yung mga yun? Pwedeng, noong dati, gusto lang halimbawa ng mga nanay or ng mga babae ay halimbawa, gumala ng gumala or mag-eat out, di ba? So, syempre, bilang sila ay naging magulang na, naging nanay na sila, yung mga pleasure na yun na dati nilang na-experience, yung comfort na na-experience nila before, hindi na naman syempre, willing naman kalimitan sa mga nanay na alisin yung dating buhay nila na gano'n, di ba? Yung tipong lagi kayong nasa mall, laging bumibili ng mga makeup, ayan, kasi ayun ang gusto nyo. Pero the moment na magkaroon kayo ng anak, tatanggalin nyo yun syempre. Diba? May mga adjustment. Instead na bibilhin mo na yung gusto mong makeup, syempre, ang number one na ipa-priority mo na ay yung gatas ng baby, diba? Or yung diaper, to para sa baby na lahat. So, ganun kasi kapag pumapasok sa tayo sa usapin ng moral courage, kasi nga, hindi na yung sarili mo yung iniisip mo, no? So, isa sa mga example lang itong nanay, hindi lang sarili mo yung iniisip mo. Nagsisimula ka ng mag-isip para sa ibang tao, para sa kapakanan ng ibang tao, di ba? So, yan. Combination ulit. Requires us to recognize our responsibilities and be accountable to the consequences of our own choice. So, combination siya, no? Yung ng moral courage and will. So, nalalaman na natin kung ano yung mga responsibilidad natin. At alam natin na tayo ay accountable. Paano pag sabing accountable? Alam mo na ikaw ay bukod na sa may responsibilidad, kung may mangyari mang masama, alam mo na ano ka doon, kumaga may papel ka na nagagampanan doon sa kung may mangyari man na consequences, di ba? So, natututo na tayong malaman kung ano yung responsibilities natin and accountabilities natin. So, wala nang time for excuses. So, yun ang nilagay ko. Bawal na ang excuse. Hindi yung tipong, ay, hindi ko alam eh. Ay, hindi ko alam na bawal pa lang na gumawa ako ng ganito sa'yo or manakit ako ng tao. So, dito, pumapasok yung parang mas magiging responsible na tayong individual, di ba? So, kayo ba ay responsible na? So, feeling ko naman, ano, nagsisimula yan, babe. Ano naman yun eh, kumbaga, may progress naman, ano. So, ayan, pinakita ko dito yung pagkakaiba ng tao or yung maririnig mo sa isang tao na with moral courage at yung isa naman, lack of moral courage. So, yung sa isa, let's volunteer. So, ano bang pinapakita dito? Let's volunteer. So, pinapakita mo dito na ikaw ay hindi yung iba, di ba sabi ko nga sa inyo kanina, yung interesado ka sa isang bagay. Yung mga tao kasi nang lalaman pakialam. Walang pakialam dyan, sino bang makikinabang yan? Di naman ako ah. So, let's volunteer. No thanks, I don't want to hear a secret. So, yan, isa pa sa mga dinyahan ng mga tao with moral courage. Ayoko, hindi, okay lang, wag, ayoko makarinig ng sikreto. Kasi diba may mga tao na, huy, alam mo ba, may sikreto ko. May sikreto si ano, si yung classmate natin, yung transferee. Grabe ka mo. So siya, dahil ayaw niya nga ng, siguro ayaw niya ng chismis, diba? Ayaw niya halimbawa ng mga ganung klase ng usapin kung saan pwedeng makasira sa ibang tao. So, siya mismo ay umaayaw na siya napakinggan yung mga ganung klase ng usapan.
You shouldn't talk behind her or his back. So, may mga tao kasi na gaya nung classmate ko before. So, nanghiram siya ng panyo dun sa isa niyang classmate. Kasi may ROTC sila. Ngayon, parang kailangan meron kang white na panyo. So, pag kulang yung mga gamit, mapaparusahan ka. So, ang ginawa niya, nanghiram siya ng panyo dun sa isa niyang kasamahan. Sabi niya, ipahiram naman ako ng panyo, baka may extra ka. Ngayon, ang sabi niya, di pinahiram siya. Ngayon, yung nanghiram na yon, ang sabi niya dun sa kasamahan niya, sabi niya, uy, tingnan mo to, oh. Amuyin mo tong panyo ni ganito. Pakabaho ka mo. Parang ano, amoy pawis, maasim. So, yung taong pinagsabihan niya, di ba pwede naman sabihin ng tao niya, ah, katiri, di ba ipapamalita na, ay, ganun pala si ano, yung taong yun, napakabaho ng gamit, or ano. Alam mo ba ang sinabi niya dun sa nagchichismis sa kanya, sabi niya, alam mo, nanghihiram ka na nga lang din ng gamit ng iba, may nasasabi ka pa. So, sabihin na yun, napahiya siya, di ba? So, ganito rin, pumapasok dun sa, hindi ka kailangan magsalita, or hindi tama na magsalita ka sa again sa ibang tao kapag wala siya dito, 'di ba? Chismis kasi 'yun, 'di ba? Hindi naman niya kayang i-defend yung sarili niya ng taong pinag-uusapan niyo or pinagchichismisan niyo kung wala siya doon. So guilty ba tayo diyan, yung tipong pag may pinag-uusapan, iba talagang pakinig na pakinig pa ano. So natutuwa ako sa mga tao na kapag may mga ganung chismis, hindi sila interesado. Hindi sila nakikigatong pa sa usapan. Ano? Ito pa, that joke was offensive to women, Muslims, and the disabled. So, may mga tao na ma-encounter tayo na grabe sila mag-joke. Diba? Sa punto na hindi na nakakatawa. Sa punto na hindi na nakakatawa. So, kahit nakakatawa pa siya, kung offensive siya para sa ibang tao. So, ikaw mismo, kung yung tao may moral courage kasi, aware siya at hindi siya natatakot magsalita or hindi magbarahin yung nag-joke, ano, pero hindi siya natatakot na mag-stand para dun sa mga, pwede sa mga babae, sa mga Muslim, or sa mga may, sa mga PWD, di ba? So, yun, nakikita niyo ba yung pagkakaiba noon sa usual na naririnig natin or nakikita natin sa paligid natin. So, yun yung with moral courage. Kayo ba ay pasok dyan? Or baka naman dito kayo sa kabila? Tingnan natin. Lack of moral courage. So, kalimitan, lumalabas ito sa bibig ng mga tao. Walang moral courage. Una, it's none of my business. Eh, pakialam ko dyan. Diba? Eh, pakialam ko na naman ako mapapala dyan. Ay. Itong taong to, ano, lack of moral courage, ganun pala yun, ano. Kung nakakarinig ka ng mga ganung tao, wala naman akong mapapala dyan eh. Kaya mo na sila. Lack of moral courage. Next, nobody else is doing anything about it. Why should I? So, isa sa mga example ko dito, dun sa Filipino time, yung tipong, lahat naman sila eh, pag sinabing 7 a.m. eh, napunta naman sila ng 8 a.m. eh. O, bakit ako pupunta ng maaga? O, bakit kailangan ako yung mauna? Bakit ganun? So, pag ganun kasi, ibig sabihin, parang nag-go with the flow ka na lang. Tipong, kahit na alam mong mali, kahit na alam mong pangit tingnan, masakay ka na lang din. Kasi nga, wala namang ibang gumagawa eh, bakit ako yung bakit sa akin dapat nang gagaling yung initiative na gawin ito, di ba? Or iwasan yung ganung klaseng mga practices, di ba? So next, she got what she deserved. O yan, buti nga sa kanya. Ay, na-accidente si ganito, yung kaaway mo halimbawa sa school. Ah, buti nga sa kanya. Yan bagay ay karma niya na lang. Di ba? May mga ganung pang klase ng tao na very insensitive na ganun na nga yung nangyayari sa tao. Ganun pa yung sinasabi mo. Diba? So, pag nakakarinig ka ng ganyan, ay, yung taong yun ay walang moral courage. Nakakaawa, no?
Next, I only did it once. Ito nakakagigil na ano eh. Ito yung nakakainis na mga katwiran, mga taong walang moral courage. Limbawa, nagkamali na sila. Instead na aminin nila yung kasalanan nila, instead na ma-realize nila na, oo nga no, mali ako, kailangan ko tumaguhin. Mga katwiran pa, like, isang beses ko lang namang ginawa. Anong masama doon, sa lang namang beses eh. Tipong, hindi ko alam, ba't may mga ganong klaseng mga katwiran na tao, ano. Kaya isang beses mo lang yung ginawa, kung lalo na ha, lalo na kung napakalaki yung naging epekto ng ginawa mo. Aba, nakakahiya na mong sabihin na, I only did it once. Kung nakapatay ka na't lahat, ano eh, isang beses lang naman eh. Diba? Which is, para doon sa taong yun, edi isa lang naman ang buhay niya. So, ang pangit ng mga ganong klase ng katwiran, diba? So, yan. Developing will and moral courage. So, kung napansin nyo, ay man, parang ako'y medyo guilty. Parang ako'y guilty dito sa part na to. Feeling ko, ma'am, kulang pa ako. Or naglalak ako sa moral courage. Ma'am, gusto ko, maging doon ako sa kabila. With moral courage. Gusto ko po doon. So, ito tayo papasok. Developing will and moral courage. Good news yan. Na, ma'am, okay, pwede pa pala ma-develop. Akala ko po, ganito na ako eh. Toxic na ako kausap. Toxic na po ako talaga pala. So, may mga paraan pa pala para ma-develop yun. So, una, develop and practice self-discipline. So, wala namang ano. Wala namang kasing instant yung tipong, okay, kinabukasan, ano na ako, sana akong tao na with moral courage, talaga namang perfecto na ako. So, wala namang ganun. No? Develop, kailangan ng development. Unti-unti, gradual naman yun eh. Hindi yan yung overnight na pag-aaralan mo, i-develop mo, and kinabukasan, bagong tao ka na. Ayan, di ba? Bagong anyo ka na. So, sabi nga, practice self-discipline. Di ba sabi, practice makes perfect, ganyan. Pero, alam naman natin na walang perfecto. Pero, pwede pa rin talaga natin ma-improve. Yung disiplina sa sarili. So, kalimitan sa mga tao, di ba, sa Pilipino, walang disiplina. Diba? Kitang-kita naman yan eh. Kitang-kita naman yan sa atin. Pwedeng sa bahay natin, sa katawan natin, walang disiplina. Kahit sa trabaho natin or sa mga pag-aaral natin, pag sa aming trabaho ninyo, di pagpalagay natin ngayon yung mga module nyo, wala kayong disiplina, ma'am. Hindi ko po talaga matapos yung module eh. Bakit? Eh, ma'am, nagpo-procrastinate ako, ma'am, parang sarap lagi matulog, sarap po mag-FB, ayan, manood po ng mga vlogs. So, syempre, paano mo sisimulan yun? So, kailangan, ikaw mismo sa sarili mo ang tumulong sa'yo. So, disiplinahin mo yung sarili. Rejection of instant gratification in favor of something better. So, pag sabi rejection, ire-reject mo or tatanggihan mo yung mga instant gratification. Like, ma'am, parang gusto, instead na mag-sagot ka nga ng module, ang sarap po kasi manood ng ng mga 5-minute craft, di ba? So, ang uunahin mo is yung panunood mo or pagtatapos ng K-drama. Eh, ma'am, isang episode na lang po or isang episode na lang naman po eh, okay na to. Hanggang sa isang ka pa ng isa pa, ang nangyari, hindi mo na nagawa yung dapat mong gawin. So, kailangan, simula pa lang, i-reject na natin sa ating mga isip yung mga bagay na hindi naman sobrang importante para unahin. No? So, yan yung una. Kasi, ang kapalit naman nun ay mas maganda. Diba? Kasi, tapos ka na sa module, hindi ka na may stress. Hindi ka pa, ngarag sa lahat ng ginagawa mo. Hindi yung last day na or deadline na, doon mo pagsasabay-sabay yung lahat. Hindi talagang mawiwindang ka. Next. So, A pa lang to, no? A pa lang. Self-control.
Nurturing the ability to stick to actions, thoughts, and behavior that leads to moral improvement and success. So, nasimuno mo na, no? Unti-unti, nagkakaroon ka na ng disiplina. So, kailangan, kontrolin mo pa rin yung sarili mo. So, pag may mga times na medyo bumabalik ka na naman sa dati mong gawain, like, limbawa, before, ay nakikipag-chismisan ka, tipong nangangapit bahay ka muna bago ka gumawa ng mga dapat mong gawin. So, ngayon, syempre, kailangan may self-discipline ka. Pangalawa, self-control. Pag feeling mo, ay, medyo tumatagal na naman ako dito sa kapitbahay ko, nakikipag-chismisan na naman ako. So, dito papasok na kailangan mo na rin, magkaroon ka ng awareness, kailangan mong kontrolin yung sarili mo. Syempre, di ba na, pag kasi, sino ba magagawa niyan? Ikaw na yon. Kasi kung iaasa mo yun sa iba, kuya, remind mo ako palagi. Nakikita mo halimbawa ako na tinatamad na or gumagawa ako ng mga deeds or ng mga action na hindi naman nakakatuwa. Hindi mo pwedeng iasa sa iba yun eh. Sa sarili mo lang lagi yun. Kung ikaw ay palaaway, kung ikaw ay chismosa, kung ikaw ay sinungaling, sa sarili mo yun. Kailangan ikaw mismo kontrolin mo yung sarili mo sa paggawa ng mga bagay na nakasanayan mo. Next, do mental strength training. Declining to satisfy an important and unnecessary desires. So, ganun pa rin naman, di ba? Parang halos yun lang naman. So, ito, itatrain mo yung sarili mo. Siyempre, halimbawa, nagagawa mo na yung sa step letter A, nagagawa mo na, di ba, yung una. So, dito naman, siyempre, kailangan mo siyang i-train yung sarili mo na gawin yun. Ano? So, yun nga, tulad kanina, yung sa pag-chismis, di ba? Akong dati, araw-araw ko nakikipag-chismisan, unti-unti, baga 7 times a week nakikipag-chismisan ka, unti-unti nagiging 5 times a week na lang, 5 days na lang yung pag-chismis mo. Hanggang sa naging 3 days na lang. Unti-unti eh, na ano mo na sa sarili mo yun. Next, ano na, isang araw na lang. And then 6 days pahinga sa chismis, ano. And then, hanggang sa, hindi mo na hinahanap yung chismis, hindi ka na naghahanap ng mga, ng paggawa ng hindi tama, ng moralidad, di ba? So, ano pa ba? Declining to satisfy an important, so, yung iba na-addict na rin sa gal, gamble. So, yung iba, hindi na nila mapigil yung sarili nila, nagiging addict na nga sila, hindi po matititulo ng bahay at lupa nila, nasasangla na nila, napapatalo pa nila. Kaya, kailangan talaga matanggal sa sarili natin yung mga unnecessary desires. Next. Under pa rin ng B. Practicing to refuse to gratify every desire to get courageous and stronger. So, kahit na nasa harapan mo na yung temptation, kailangan mo siyang i-refuse. Bakit? Ito ay makakatulong sa'yo na maging mas malakas pa ang paninindigan mo. So, refuse. So, nilagay ko dyan, sabihin na natin na siya ay dating tumatanggap ng lagay, ng suhol para gawin yung isang bagay o yung isang trabaho. So, ito, unti-unti niya nang tinetrain yung sarili niya na huwag gawin yun. So, umaayaw na siya. Nag-refuse na siya. Hindi na. O kayo ba ay ganan? Kailangan mag-start na kayo mag-refuse. Saying no to useless, harmful, or unnecessary desires and deeds, and behaving contrary to one's habits, fortify and refine a person's mindset. So yun, saying no. Kung alam mo naman na kumukonsumo lang siya ng time mo, na hindi ka naman, kumbaga hindi man makakatulong sa'yo, kumbaga hindi man makakadagdag ng knowledge mo, hindi naman makakatulong para mag-earn ka ng pera, lalo sa panahon na yun, ano. So,
kung yun ay ano lang, ubos oras lang or hindi importante, harmful, ay di say no dun sa mga ganung bagay. Ayan, avoid chatting with your gossipy friend. Sa example kanina, resist the desire to gamble. Or yung mga pumupusta, ayan, yung tipong na-addict na sa sabong, yung mga ganong klase ng, ano na, nakakaka-addict na gawain na. Yung iba, hinahanap-hanap na yung ganun, di ba? Tusugan. May result to, so, paano ba kapag, halimbawa, napagtagumpayan mo yung ganong klase ng bagay? Add to the storehouse of one's inner strength. Siyempre, hindi ka na mas madali mas way, no? Yung tipong isang sabi lang or isang yaya lang sa'yo na kaibigan mo. Uy, tara, chismisan natin si ganito. Hindi, okay na ako. Marami pa akong mas importanteng dapat gawin. Ha? Mas maganda naman tingnan yun, ano? Kasi ang lakas maka-chip ng dating kapag ganun yung practices or yung nakasanayan mo na. Na tipong hinahanap-hanap na ng katawan mo ang ganong klase ng chismis at paninira sa buhay ng ibang tao. Have more control over oneself. Siyempre, natutunan mo na i-control yung sarili mo. Realize ethical goals. So, habang tumatagal, alam mo na ano yung mga tama at mali. Ano na yung hindi katanggap-tanggap or nakakasira din sa ibang tao. Improve one's life, of course. Siyempre kapag gumagawa ka or iniiwasan mo na yung mga walang kwentang bagay or walang kwentang gawain, mas na lalagay mo yung panahon mo, yung time mo sa mga bagay na mas mahalaga. Pwedeng i-improve mo yung skills mo, gamitin mo yung time mo para i-improve yung knowledge mo. At sa marami pang importanteng bagay. Achieve satisfaction and peace of mind. Of course, diba? Peace of mind. Pag gumagawa ka, wala ka mang pakialam sa mga chismis na yan. So, minsan kasi kapag alam mo, marami kang nalalaman ganun. Minsan, ano ka, hanggang gabi, dala mo yun eh. Isip ka ng isip. Pero pag dito, may peace of mind ka. Next. O una, ulitin na natin. Una ay develop and practice self-discipline. Next, do mental strength training. And then, letter C, draw inspiration from people of great courage. People who have won great success by manifesting self-discipline and willpower. So, kung makikita nyo dyan, si Manny Pacquiao. At si Henry C, yung may kanya ng SM. Na namatay na, pinamana niya sa mga anak niya yung kanyang mga yaman, ano. So, sila ba ay magiging successful kung sakaling wala silang inatupag nung kabataan nila o nung kalakasan nila, kundi ang humilata? Sila ba ay may mararating sa buhay kung sila halimbawa ay wala nang ginawa kundi pag-usapan ang buhay ng ibang tao? Sila ba ay may narating kung sila ay nagtotodo sugal kabataan pa nila, sumasali sa mga gawain nga na harmful or pwedeng makasakit nga ng ibang tao or sarili mo mismo, masaktan mo, kamatay mo pa. So, ito, ma-remind kasi tayo ng mga taong ito na, ay, tingnan mo nga yung mga, yun, especially si Henry C, ha, kung malalaman niyo yung buhay niya, hindi sila mayaman. Bata pa lang sila, hindi sila mayaman. Sadyang madiskarte lang si Henry C. So, meron silang self-discipline and willpower. Pag kasi sinabing willpower, kalimitan, alam natin na ito ang dapat ating gawin eh. Ito dapat yung ginagawa natin sa time na to. Pero, mahina yung willpower mo. Yung willpower kasi, ito yung tumutulak sa atin para maging mas disiplinado tayo para mas gawin natin yung dapat na gagawin natin. Diba? So, yung kapatid ko, natutuwa naman ako dun sa isang kong kapatid kasi nakikita ko dito sa lesson natin, grabe yung willpower nito. Yung tipong umaga pa lang hanggang gabi,
meron siyang discipline eh. Gumigising siya ng maaga. Sa sarili niya yon. And then, hindi siya tumitigil kahit na nakakapagod. Diba? Kung sa ibang tao yon, kakatamad. Teka, manunod muna ako ng ano. Manunod muna ako na rin yung video. Teka lang, maya-maya na siguro. May mga ano lang, papahinga ko lang mata ko, pero ano lang nila yun, ano, parusot lang nila yun para hindi gumawa ng mga gawain nila. So, yun yung mga tao na may willpower or mas malakas yung tolerance nila sa paggawa ng isang bagay. Yung ano ha, yung self-discipline, willpower kasama yun sa exam. Next, draw inspiration from people of great courage. So, yun nga. Karina, ito lang dalawang example ko, no? People in all walks of life with sheer willpower and moral courage overcame difficulties and hardships. So, di ba may mga kwento ng mga successful na tao na dumaan sa difficulties, sa paghihirap. So, plus hindi ko pinupunto dito yung pagiging mayaman nila. Ano, pinupunto ko lang dito ay para maging example sila kung paano tayo gagawa or maging inspirasyon lang sila kung paano ba natin mas ididisiplina yung sarili natin. Pwede natin silang tingnan. Okay? Have improved their moral life, advance on the spiritual or moral path. History is filled with outstanding examples of moral courage whom we rightly celebrate. So, kanina si Manny Pacquiao at si Mr. Henry C. So, hindi naman siya kilala sa ibang lugar, ano. So, ayan. So, ayan ay kilala halos sa buong mundo. Si Mahatma Gandhi, si Jesus, at si Dr. Martin Luther King Jr. So, sino-sino ba ang mga taong ito? At bakit, paano ba makakakuha sa kanila ng inspiration para magkaroon ako ng moral courage? Paano kaya? So, unahin natin si Mahatma Gandhi. Actually, si Mahatma Gandhi ay isang Indian lawyer. He became the leading figure in India's struggle to gain independence from Great Britain. So, siya ay kilala sa non-violent act ang ginawa niya para mapalaya yung India sa pagkakasakop sa Great Britain. So, hindi siya gumamit ng dahas. Next, si Dr. Martin. He worked hard to bring greater equality to America and ensure civil rights for all people regardless of race. So, siya ay anak ng, I'm not sure kung anak or apo ng pastor, pero ganun yung ganun siya nang galing sa ganung klase ng family, no? Naging pastor din siya. Hindi ko lang sure kung anong klaseng church, pero siya ay kilala bilang hindi man lumalaban, pero mayroon siyang ipinaglalaban. Like, ayan, equality to America, civil rights. May mga tao, di ba, na wala naman silang pakialam, yung tipong, eh, hindi naman ako yung apektado. Hindi naman ako apektado nung batas na ito or nung isinusulong na batas na ito. So, wala na lang silang pakialam. So, si Dr. Martin ay hindi ganun. So, kahit na alam niya na marami siyang makabangga, kahit na alam niya na ganun yung tatahakin niya, ganun yung ma-experience niya or kakaharapin niya, so gumawa pa rin siya, nag-ano pa rin siya, ginawa niya pa rin yung alam niya na tama. Kasi diba, lalo nung panahon before, pag sinabing ikaw ay pag-black, ano ka, yung tipong mababa ang tingin sa'yo, diba? Kalimitan nga sa mga movies, alam na alam mo kung sino yung mga unang mamamatay. Tipong pag may negro, ay, ito ang unang mamamatay. Kasi, ano eh, parang yung ang value lang ng buhay nila is mababa. So, ganun. Siyempre, ipinaglalaban yan. Isa yun sa mga ipinaglalaban ni Dr. Martin. Next. So, si Jesus, ano kaya ang kanyang naging ambag? Ano kaya ang nakita sa kanya para masabing siya ay with moral courage?
nakikita siya sa kanyang honesty. To honest si Jesus, siya ay may compassion para sa ibang tao. So, para sa mga naniniwala kay Jesus, especially sa mga Kristiyano, Katoliko, di ba? Pinapakita, or sa mga naniniwala sa Bible, sa mga nakasulat doon, siya ay may compassion for others, sa mga bata, at sa mga may sakit. Kaya siya ay lumilipat din siya ng mga, every time na lumilipat siya ng mga lugar, nakapagpagaling din siya. So, meron siyang love and compassion for others. So, kaya nga nasabi ko sa inyo kanina, di ba, yung sa lack of moral courage, yung tipong wala kang pake, wala kong pakialam sa iba, wala kong, basta hindi ako ang ano involved, wala kong pake. So, isa to sa mga nakikita kay Jesus na selfless ang ugali niya. Not afraid to stand for the truth. So, naalala ko, may kwento dito sa Luke 20, verse 25, na tinanong siya, parang sinusubok siya ng mga tao or ng mga matataas na official, sanabi niya. Parang gusto ipahiya sa tao si Jesus. Maghuhulihin siya sa sagot niya. So, nakakita sila ng coins or isang pirasang barya. Ngayon, sabi nila, ito bang pagbubuwis or itong perang ito ay kanino ba dapat ibigay? Ito ba ay para sa Diyos o ito ba ay para sa ano, kay Cesar? So, syempre, pag sumagot siya ng para kay Cesar, yung mga tao sa paligid na niniwala sa Diyos, magagalit sa kanya. Yun yung mga taong, pag sinabi niya naman na sa Diyos, yung mga taong nasasakupan ni Cesar ay magagalit sa kanya. So, si Jesus ay hindi natakot na panindigan yung katotohanan. Kaya ang sinabi niya, yung time na yun ay ibigay mo sa Panginoon or sa Diyos, ang para sa Diyos, at ibigay mo kay Cesar or ito yung government na tinatawag natin ngayon, ang para sa government or yung para kay Cesar. So, regarding to sa tax. So, yun. Hindi siya takot na mag-stand for the truth. Next, repeatedly do acts that exhibit moral courage and will. Ulit-ulitin mo. Hindi yung nagawa ko na ma'am, isang buwan ko na po siyang nagawa, feeling ko okay na. Hindi doon natatapos yun. Kasi once na hindi mo siya nagagawa, may tendency na makalimutan mo. May tendency na hindi mo na siya, yung parang nawala na ulit sa sistema mo. Ang nasa sistema mo na ulit is yung dating ikaw. Yung dating ginagawa mo is yung mga bagay na hindi nakakatulong sa'yo. The more you practice, the better you get. Yes. Yan. Ano ba yung mga example nito? Dahil nga, paulit-ulit mong ginagawa, paulit-ulit mong pinapractice yung bagay na yun. So sa mga example nito ay helping someone push a car even if it means being late. So, may mga nakikita ko sa FB, yung tipong kunyari nasiraan or nawalan siya ng gas yung motor niya. So, tinitingnan niya kung sino ba dun sa, kung may mga tao pa rin ba na willing na tumulong sa kanya. Kahit na alam natin na abala yun eh. Abala yun para sa ibang tao. Siyempre, meron kang appointment, di ba? Tapos makikita mo, hindi naman planado sa araw na yun na may makakasalubong ka or may ma-encounter ka na nasiraan ng sasakyan. So, ano ba yung ginagawa ng mga tao na with moral courage? So, ayan. Actually, may nakita ko na huminto yung isang tatay. And then, sinabi pa, ang nangyari, siya pa yung bumili ng gas para dun sa motor. Tapos, nagbigay talaga siya ng effort, no? So, yung pala ay ano lang yun, test lang yun nung rider na yun. And then, meron din siyang reward na helmet. So, isang way lang din yun para matest kung meron pa ba talaga ng taong ganun. So, bihirang-bihira. Sa dami ng dumaan, bihirang-bihira.
So, ayan, may mga tao na, maliliit na ako eh. Ayaw mo na siyang maghirap. Maliliit na ako. Pakialam po dyan sa taong yan. So, practice natin. Repeatedly do acts. Picking up a litter. So, ito ay isa sa pinakasimple na pwede mong gawin. Hindi pong kahit sa isang lugar eh, nakakita ka ng mga kalat. Yung mga taong ang galing magkalat, ano, yung mga taong ang galing pagkakakain, tapon, pagkakakain sa, or kahit pag mga nakasakay sa sasakyan, walang disiplina sa sarili, walang pakialam sa ibang tao. Actually, may mga ibang tao pa ganito yung reason nila, ha? Pag makain sila, tapon lang sila ng tapon, yung mga kalat nila. Pag sinaway mo, ano ang katwiran sa'yo? May mga tao na maglilinis yan. May mga ano dyan, may mga janitor tayo dyan. May mga street sweepers tayo dyan. Hayaan mong gawin nila ang trabaho nila. So, ganun mga tuwiran. Hindi po, ha, talaga? Paano mo nasasabi na ang mga bagay na yan? Sobrang baluktot mga tuwiran, di ba? Hindi po, wala na silang tatrabahuhin kapag, pag, ano, hindi pa natin to, kumbaga, pag hindi itinapon, di ba? Itinapon sa, kumbaga, kapag tayo mismo nagdiretso ng basura natin sa basurahan, which is, grabbing reason yun. Parang sa mga taong may makikitid lang na utak yun nang gagaling, no? So, yan. Ikaw mismo sa sarili mo, dahil nga meron kang concern sa ibang tao, pwede may concern ka rin syempre sa paligid or sa environment, di ba? Kay Mother Earth. So, ikaw mismo, sa sarili mo, alam mo yung tama at hindi tamang gawin. Picking up a litter. Next, becoming company whistleblower, risking jobs. So yan, di ba may mga, kahit hindi pa naman kayo nagtatrabaho, nalalagay tayo sa isang sitwasyon na kailangan nating sabihin yung totoo. Kahit na ang pwedeng mangyari dito, kung may trabaho ka nga or working student ka, so pwedeng ikasir or pwede ka mawala ng trabaho once na sinabi mo yung katotohanan. Yung tipong may gusto kang isiwalat na katiwalian sa loob ng company nyo. So kahit kumaga sa mga tao, dapat iba meron kang paninindigan. So kung ikaw ay, kung ang katwiran mo dyan ay alam mo na na may mga ganung kasing pangyayari sa company or sa paligid mo, hindi mo pa rin sinasabi dahil baka mawala na akong trabaho, yan mo na nga sila. Yan mo na akong pakialam sa kanila. So, lack of moral courage pa rin yun. So, practice nyo, ha? Practice natin sa ating sarili, sa pang-araw-araw na buhay. Nakikita natin at nagkakaroon tayo ng encounter sa mga ganitong klase ng situation, di ba? Next, ayan, doing homework or chores without being reminded. So, simple lang din naman. Gagawin mo lang yung mga assignment mo, yung mga dapat mong gawin sa bahay nang hindi ka na nire-remind. Diba? Yung iba yung sinasabi, kung hindi ka pa pupukpukin, hindi ka pa kikilos, kung hindi ka pa pipilitin, hindi mo gagawin. So dahil nga may disiplina ka na sa sarili mo, meron ka ng willpower para gawin yung bagay na yun, hindi mo na kailangan ng pupukin ka pa ng ibang tao. Next, refusing to listen to or repeat gossip. So, yun lang din. Kahit nakakarinig ka, minsan kasi, di ba, may mga tao, or minsan tayo mismo, pag nakakarinig tayo ng mga chismis, ayan, pakinig, no? Di po, pag nag-away yung mga, yung kapitbahay, hihinaan pa yung TV, pakinggan pang mabuti, aba, pag ganito ang ginagawa ko, bawa, itipong na doon ka na sa sitwasyon na yon. Teka, pakaramdam ko ako, ito nga pala yung sinabi ni ma'am na lack of moral courage itong ginagawa ko, napakismos ako. So, stop na yun. No? I-ano nyo lang yung sarili nyo, kumbaga, mind your own business. No? Pero syempre, kapag nangangailangan na ng tulong ng tao, hindi po pwedeng, ma'am, sabi nyo mind your own business Hindi naman ganun, ano? Kapag lang yung mga ganong klase ng bagay na hindi nyo na kailangan na makialam, like sa mga chismis, hindi nyo na kailangan dumagdag pa sa stress. Actually, once nakakarinig ka kasi ng mga chismis, nakastress talaga siya.
At pag na-addict ka doon, wala kang ibang gagawin kundi humanap ng kwento, humanap ka ng, or ikaw mismo gagawa ka na ng issue para lang may mapag-usapan. So, nagiging pagkain na yun ang soul mo. Nagiging food for the soul na yung ginagawa mo. So, hindi siya healthy. This involves evading acts that show irresponsibility, cowardice, apathy, rashness, imprudence, ill will, and wickedness. So, i-avoid natin yung mga ganitong klase ng act. Oh, ito yung mga example. Walking away from someone in need. Tipo, nakita mo na na nangangailangan ng tulong. Tipong, sa atin naman, sa Pilipinas, natutuwa naman ako, marami pa rin gumagawa nito. Hindi pong hirap halimbawa tumawid ng pedestrian lane, yung mga matatanda or mga bata. Talagang marami pa rin willing na tumulong. Pero may mga tao pa rin na pag alam, kahit alam nila na may nangangailangan ng tulong, diba, parang wonder pets lang. So, kahit alam nila na may mga nangangailangan ng tulong, manalang sila, wala lang silang pakialam. Hindi natin alam kung anong reason nila. Baka naka-experience sila before na naloko sila. Dahil nga tutulong na lang sila. Next, taking more than your fair share. Kung sa akin, yung tipong meron kayong may hinahat, kumaga may paghahatian kayo na para sa inyo, bawa kayong magtotropa. Merong kayong part dun sa isang bagay, or pwedeng sa money, halimbawa, sa money, sa food. So, kukunin mo kahit yung sa ibang tao. Hindi lang sa money and food to nakikita. Ano? So, kukunin mo yung hindi naman para sa'yo. Laughing at someone's misfortune or accident. Tipong nakita mo yung classmate mo na nadapa, buti nga sa'yo. Yung tipong yung kaaway mo, halimbawa ay, yun nga, sabi ko kanina, na aksidente, bumagsak sa kanyang klase, buti nga sa'yo. Yan bagay, ano lang, nararapat lang sa'yo. So, hindi naman tama yung ganun, no? Grabbing spotlight from someone who has earned it. So, madaling salita ay, masyado kang pabibo. I-avoid natin to. Lalo na yung iba, di ba, parang, mas lalo nilang inaano yung sarili nila. Yung parang, uy, ang galing ko. Tipo may groupings kayo, no? Hindi naman ikaw gumawa. Magatulong ka lang, nagluto ka lang ng pansit canton. Tapos, nung na-very good kayo ng teacher, pinamalita mo na, no? Galing ka mo ng ano ko. Idea ko talaga yan eh. Actually, nakuha lang talaga nila idea ko yan, concept ko yan. Tumulong lang sila. So, sa napakaraming paraan, or sa napakaraming situation, hindi lang naman dun sa thesis or sa grouping, so may mga tao talaga na ginagrab nila yung spotlight na hindi man para sa kanila. Yan. Remaining silent in the face of wrongdoing or injustice. Alam mo na na kaharap una yung mali na yung ginagawa, yung tipong nakita mo na binubugbog na sa harapan mo yung bata o binubugbog na yung sa harapan mo yung asawang babae. Pwede maging reason nila, ay ano yan, away yan ng mag-asawa eh. Mga ganun. Or tipong, ay magulang yun, okay lang naman na ano, na disiplinahin niya ang anak niya. Okay lang naman disiplinahin ang anak niya. Pero kung nakikita mo duguan na yung bata, ay hindi pa pwede na tahimik ka lang. Kalimitan nga sa mga nakikita ko sa balita, sa FB, yung tipong yung mga kapitbahay, sila mismo, sila na yung mismo yung umaaksyon or yung nagreklamo dun sa mga kapitbahay nila na feeling nila na abuso na yung bata. So, hindi sila na nahimik lang. Next, choosing sides after seeing which way the wind is blowing. Yung tipong, may dalawang nag-aaway or may dalawang hindi magkaige, pwedeng tao, no? Or pwedeng company, or siya, tao na lang, choosing sides. Tipong meron kang dalawang kaibigan,
Ngayon, hindi ka papanig dun sa taong tama, hindi ka rin papanig dun sa isang kaibigan. Ang nagiging reason mo bakit ka papanig sa isa is dahil saan ba ako mas makikinabang? Yan. So, bawal na, i-avoid natin yung itong klase ng gawain, ano, napakapangit, napakapangit yun. Actually, class, di ba, nag-aim ang ating school, ang Cavite State University, na, na mag-mold ng mga student ng morally upright individuals. Tapos, gagraduate, halimbawa kayo na hindi pa rin, kumaga, wala pa rin development or wala pa rin improvement, ano. So, mahirap naman yun. Ito namang subject natin ay para din sa self-group ng bawat isa, mga self-group nyo, di ba? And then next, breaking a promise. Okay lang naman yan, ma'am, na mag-break ng promise. Hindi naman po nakakamatay yan. Eh, yung ano lang yan, joke lang naman po yan, ma'am. Hindi. Kasi, kailangan meron ka rin integrity. Kailangan, syempre, respeto mo na rin sa sarili mo yun eh. Kasi di ba may mga tao na kapag nagsalita sila, papaniwalaan mo. May mga tao naman na kapag nagsalita sila, huy, totoo ba yung sinabi ni ganito? Ako hindi naniniwala. Alam mo naman yun, kasinungaling. O alam mo naman yun, malakas lang ang trip. Kuha ng integridad dun sa kanilang salita. So, once na nag-break ka na ng promise, syempre, tatatak na sa tao na, ay, itong, ano mo to, wala naman yung isang salita. Diba? Pangit. Unlike na sa, ay, okay, maniniwala ako dito kasi reliable siya and talaga namang sinisiguro niya na yung mga sinasabi niya ay totoo. Then, that's lying or cheating. O kapag alam na ikaw ay sinungaling na, daraya pa, palagay mo ba ikaw ay pagkakatiwalaan pa? So, hindi. So, kung sakit nyo na, halimbawa ang pagsisinungaling, hindi ko, ma'am, hindi ko kaya eh. Kaya ko magsinungaling na ang tatay ko po ay napakayaman. So, pwede kasi, may tendency kasi na kapag lahat sa lahat ng bagay na or nagsinungaling ka na, may tendency kasi na hindi ka na talaga paniniwalaan kahit tama na yung ginagawa ko. And then, sabi ko nga kanina, itong steps na to ay makakatulong para at least ay magkaroon ng gradual na progress or na improvement para mas ma-improve, para nga sa ating moral courage magkaroon tayo nito. Kung dati hindi kayo aware na masama pala yung ganung klase ng gawain ko, so ngayon kakaroon na tayo, magkakaroon na kayo ng awareness at kung paano niyo siya may improve. So, expect ko na kayo mismo sa sarili nyo ay magkaroon kayo ng kumbaga may apply nyo to sa inyo. No? Kasi para rin naman sa inyo yun eh. Para sa integrity or self-integrity. So, yun lang, class. Thank you for listening. So, ayan. So, yun lang. Muli. Or, once again, kapag may tanong, ganun lang naman eh. Kapag may tanong, chat nyo na lang ako or pwedeng dito sa comment. So, yon. Thank you very much. So, mag-ready na lang kayo dahil mag-send ako sa inyo ng activity. So, yun lang. Kung wala nang tanong, lagi kong salita. Kung wala nang tanong, so, thank you, class. Goodbye.